Ngayon, magandang gabi, mga boss, mga kampig, mga kabunyog. Medyo mag-showbiz naman tayo ng konti. Pero mamaya, meron pang iba tayong pagkikwentuhan. At magkukulab pa tayo, no? Tape management, pahiya ng tanggihan ni Alden Richards, ang offer nito na manatili sa kanila. Oh. Pakinggan natin, magbigay lang tayo komento. Welcome back sa aking channel, Tape Management, muling na... Meron ho itong ano ha, 9 hours ago lang ho ito, may 133,000 views, lupit ha. Pahiya matapos tanggihan ng actor Alden Richards ang alok ng tape sa kanya na isa sa maging host ng It Bulaga, panuorin at pakinggan ang buong detalye. Para sa aktor nga na si Alden Richards ay sobrang sakit para sa kanya ang mga naging malungkot na kaganapan sa itinuturing niya na pangalawang tahanan na It Bulaga. Lalo na nung mag-resign ang itinuturing na haligi ng nasabing noontime show na sina Tito Vic and Joey. Sa naging YouTube vlog ni Christy Firm In sa Showbiz Now na kasama sina Wendell Alvarez at Romel Chica na in-upload kahapon na naiipit daw ngayon si Alden Richards dahil posibleng ilagay siya bilang isa sa host ng naturang programa. Sabi pa ni Christy, lagi po sinasabi ni Alden Richards na siya ay tatanaw ng utang na loob sa tape at saka sa TVJ Tito Vic and Joey dahil alam naman po natin na 2015 po nang ipanganak ang aldab nila ni Maine Mendoza at lagi niyang sinasabi ang loyalty niya ay nasa Tito Vic and Joey. Dugtong ni Romel Chica, kasi kung anong mayroon siya ngayon ay dahil sa Tito Vic and Joey sa It Bulaga. Sabi rin ni Wendell na kung hindi dahil sa It Bulaga ay hindi ganon kalaki ang pangalan ngayon ni Alden. At heto na ngayon mga kachika kapag isinalang si Alden Richards sa It Bulaga, ano sasabihin ng tao? Tanong ni Nay Christy kay Romel Chica. Sagot ni Romel Chica, actually marami nang nagko-comment na bakit ikaw hindi ka pa nag-resign, hindi ba nila naisip na hindi naman tape artist si Alden? Kontratadong artista po ng GMA 7 si Alden Richards, ano man po ang pagtanggi... Kontratadong artista pala ng GMA to, hindi pala kasama ng tape to. Kinuha lang nila Tito Vic and Joey, no? Ni Alden Richards ay mamayani pa rin po ang kapangyarihan ng GMA 7 bilang network na nagpapatakbo ng kanyang karera at eksklusibo, paliwanag ni Christy. Dagdag pa niya, iniyakan po ni Alden Richards itong senaryong ito. Ilang beses po kaming magkakomunikasyon at ramdam ko po tumitawid po sa akin ang kanyang emosyon ang sabihin niyang na hindi ko talaga akalaing mangyayari ito. Hindi ko po inaasahan ang ganito, sobra pong lalim sa puso ko ang nararamdaman ko ngayon. 8 taon kasing naging bahagi si Alden ng It Bulaga simula 2015 hanggang 2023 kaya't masakit daw sa kanya ang nangyaring ito pero wala siyang magawa at hindi naman siya pwedeng sumama sa grupo ng TVJ dahil artist siya ng GMA Sparkle. Samantala, yun ang malupit, no? Ang laki hong bagay kay Alden Richard nitong TBJ na to. Oo, nung nasa GMA pa, ngayon hindi siya pwede sumama dahil exclusive siya sa GMA. Talagang naiipit si Alden Richard, no? Alam nito nga lamang ay kinausap si Alden ng tape management at inopera nito ng malaking kontrata upang manatili sa pangangalaga nila at isa sa magiging host ng bagong noontime show. Pero speaking of Alden ay tinanggihan niya ang offer sa kanya at nagbitaw siya ng salita na hindi niya tatanggapin ang offer ng tape dahil mananatili daw siyang loyal sa Tito Vic and Joey na nagbigay sa kanya ng malaking pangalan sa showbiz industry na kahit contract star pa daw siya ng GMA Sparkle ay hindi niya kailanman tatanggapin ang offer ng tape sa kanya dahil kawalan daw ito ng respeto sa itinuturing niyang pangalawang magulang na sina Tito Vic and Joey. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz top? Ito masasabi ko dyan, Brad, ha? Ito palang ano, itong tape pala na to, may parang ano rin, no? Wala sa hulog, no, mga boss? Ha? Eh, halos anak na ang turing nila Tito Vic and Joey dito kay Alden Richard, eh. Oh, pagkatapos ngayon, gagawin nilang, ilalaban nila si Alden Richard sa programa ng Tito Vic and Joey. Talagang ano to, hilo rin tong tape na to, mga boss. Oo. Ha? Eh, yung It Bulaga na yan, eh, yung grupo na yan, eh, parang talagang isang pamilya po yan, eh. Oo, wala akong ano dyan, eh.
Tsaka hindi ho ganun kadaling mag-ano ng anong tao ang Tito Big and Joey. Maliban na ho yung kay Richie De Horsey nga eh. Puro kamali ano yung ginawa eh. Nandun pa rin sila, tinutulungan pa rin nila eh. Ganun ho kabuti yung tatlong tao na to, Tito Big and Joey na to eh. Oh, yan ang alam ng tao, totoo, di ba? Oh. Ngayon, eto. Pero ipit ho si Alden Richard dito, no? Malaking kawalan po sa kanya to. Totoo yan. Itong nangyari na to. Kasi mawawala na siya doon sa programa na Tito Big and Joey. Kumikita siya ng malaki. Oh. Ngayon, biniino. Komo gano'n siguro sa isip nitong tape. Eh, opera natin ng mas malaki. Para sa atin na yan. Anong palagay nila kay Alden Richard? Ha? Parang binibili nila yung prinsipyo at pagkatao ng Alden Richard. Di ba mga boss? Oh. Eh, hindi ho lahat yung ano itong tape na to, hindi lahat ng tao dinidyos ang pera. Ha? Ngayon, siguro magtanda kayo, nawa-umali kayo kay Harden Richard. Ha? Kala ninyo, bugok din eh, no, yung tape. Sa totoo lang, no? Bakit mo gagawin yun? Alam na alam mong parang anak-anakan yan. Ngayon, gagawin mong kalaban ng Tito Big and Joey, tatapatan mo, itatapat mo. Ah. Eh di parang ano na to. Napakawalang yan ang labas ito. Sa mata ng tao, napakawalang yan nito si Alden Richard. O di ba? Di ni wala rin ano, di rin no nag-iisip yung ano ng tape, no. Kala nila lahat kaya nilang bilhin, no. Parang ganoon, di ba, mga boss? Di lahat ng tao nabibili ng pera yung prinsipyo. Meron talagang tao may prinsipyo. Ma, pwede siguro yung talagang mga ugaling mukhang pera na handa silang pumatay. Kaya nga 'di ba si anong tawag dito? Si Las Cañas may blind obedience. Sabi niya pati kapatid daw niya, anan niya. May taong ganoon eh, 'di ba? Dahil sa pera eh. Pero to hindi nangyari ito kay Alden Richard. No? Ang problema nito kay Alden ngayon, di na siya makakapunta kay ano, sa Ikbulaga. Dahil exclusive yata siya sa GMA. Di ba? Talagang naipit si Alden, mga boss, no? Oy, salamat to sa mga bumati sa anniversary namin kahapon at sa birthday ng asawa ko. Lalo doon sa mga sa Facebook po, no? Salamat po sa inyo, oo. Di ko kayo makakalimutan, mga friend, ha? Balik tayo dito. May taong ganyan, no? Tignan mo. Halos magkakapatid na yan, eh. Magkakapatid, ganun. Hindi kagaya nitong ano. May tao talagang hindi kaya silawi ng pera. Prinsipyo mananaig. Oo, diba? Hindi kagaya nitong kapatid ng asawa ko, si Disgracia, hype nito. Balik tayo sa walang yan to. Oo. Kapal ng mukha eh, no? Matapos mong pakisamahan ng gaga, ito pa ay ginanti doon sa kanyang kapatid. Oo. Wala namang kasalanan sa kanya. Dahil sa salapi. Oo. Ay, Gracia. Napakapain mo yung inuom mo ganyan parate, ah. Ha? Baka tumutubo na yung sungay. Saka yung puwit mo, parate mong sasalatin. Baka meron ng buntot, ha? Visit kang babae ka. Ha? Wala kang prinsipyo, halimal ka. Sarili mong kapatid, winalangya mo, walang kasalanan. Pakatanga mo talaga. Eh, kung makakapanood ito, taga-Itiyagi. Parating niyo dyan sa hype na yan, ha? Hindi mo tao yan. Pag tao ka, matino pag-iisip mo. Oo. Pagka pinasok ka ng espiritu ng ano, hindi ka tao, demonyo tawag sa'yo, ha? Sayang ho talaga yun, ano mga boss? Laki ng kinikita ni Alden Richard kaya sa Itbulaga na yan. Laki. Oo. Pero talagang ganun eh. Oo. Pero ino-opera siya ng mas malaki ha. Netong halos-hos na to. Basta may dusa, kasama siya doon sa bagong programa ng GMA. Nakapalit ng Itbulaga. Maipit ka nga. Pero hindi. Yung prinsipyo.
Kaya itong Alden Richard, pansa ko na ito eh, totoo. Oo. Eh, hindi naman siya po pwedeng lumipat na sa G. Kung pwede lang siguro, baka sumama na yan eh. Sa GMA. Baka umalis na sa GMA. Pupunta na sa ano eh. Sa, ito. Sa Itbulaga eh. Sa Channel 5 din eh. Oh. Kung pwede lang eh. Pero mahirap isipin yun. Basta siya, tinanggihan niya yung offer sa kanya. Nitong tape na to. Na siguro malaki, mas malaki kaysa kinikita niya sa Tito Vic and Joey. O, oh, di ba? Pero may kahihiyan, oh, hindi alipin ang pera. Iba mga boss, oh, hindi niya Diyos ang pera. Ang iba sa kanya yung utang na loob at pinagsamahan. Oh, ganun. Ganyan. Yan ang tao, mga boss, di ba? Mag-collab na po tayo. Pakinggan natin to si Marlico. Meron siyang ano eh. PRRD, may kopya ng pulburon video. 3 days ago na ho to ah. Pero 380 views, mukhang walang naniniwala dito. Pakinggan natin yung ano, pinagkakamala. Duterte, labas mo na yung pulburon video. Diba? Labas mo na yan. PRRD. Ito pa nagbalikan ngayon, may nagbabrowse ako ng balita. Mga laglag, pazat, laglag Bariagang, sa airport. Wala nang respeto. May pulburong video palang hawak si Digong, mga boss. Ha? Okinawa, Japan. Ilabas mo na raw, sabi ni Maharliko. Grabe talaga tong si... Ewan ko, totoo pa yung sasabihin nito eh. Pakinggan pa natin. Masasamang damo. Paano may respeto? Para matatakot yung mga taong ito. Dahil yung gobyerno, sindikato, Congress, Senado, lahat halos ng cabinets. Well, sige, I'm giving you benefit of the doubt kahit konti. Sige, ilang porsyento nagkara na medyo matino mo. Sana makarma ang lahat ng tambalusok sa government, sabi ni Solid Maharlika, Maharlika na ko. God will protect you, Maharlika, sabi ni Ivan Servo. Thank you pala nga. Wala naman na masahol pa sa Dilawan ang mga nakaupo. Oo nga pala nga, nakakalungkot. I'm sure nag-uusap na si Unanay sa US military para patahimikan ka, Miss Marika. Huwag mga lala pala nga. But yeah, thank you for, for praying and everything, Thank you so much. Pero hindi magwawagi ang pagiging evil ng mga yan. Babaunin nila ang pera sa impyerno, lalo na si Medusa, masyadong sabit sa pera, sabi ni Eugenio Payos. Kaya, May Medusa pa. Hindi ko na naman alam yan, Marlico. Sino naman yan? Pala nga. Ano bang ginagawa nila? Di ba? I think last month, last para si last month, ano tawag dito? Binokelya natin yung massive corruption sa loob ng PCSO, yun sa small town lottery, di ba? Binokelye, no? Mga binoko, binokelye. Talaga matindi to si Marlico na to eh. Itong si Kuwa, yung chairman, si Johnny Kuwa. Ay, sinabi ko na itong mga pangalan na ito. Hindi ko na ito ulitin. Pero ang anomal yung sinisingil nila sa small town lottery, yung mga tara nila. Sa Bureau of Customs, ang code name ng first family, Maharlika. Dahil feeling nila, royalty sila. Royalty sila ng mga smugglers. Michael Ma, Martin, lahat yung utang dyan na. Sabi ko, may budo lang ako, binudo ko na itong mga to eh. Para natapos na ang mga pasamaan nila. Pagtirik yung nga ng kandila pa lang ga, tuwing alas tres ng madaling araw, effective yun. Oo, may pek. Diba? Pagtirik yun ng itim na kandila, lagyan ng orasyon. Ibizum, zu, bung, bung, bung. Diza, 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 magaganong ka. Pero hindi ko akalaing magiging ganito to si Marlico. Lintik kong humihimod ng tumbong ng mga Marcos to eh. Oo, ngayon ito. Gawa niya ng orasyon. Ahas, ahas, ahas. Tagpasin, tagpasin, mga ganon. Diba? Pero sa totoo lang, sobrang ganin. Aurora Quezon, sobrang ganin. Kasama yan sa journalism course ang pagtanggap ng payola, sabi ni Alexander. Hindi nga ba yung tatay niya nang nagbaon sa utang sa Pilipinas? Syunga rin to talaga, no? Syunga-syunga rin, oo. Parang nagtataka siya na ngayon niya lang nalaman na ganit itong kanyang pinagsisigaw ng pinagsisigaw. Binalahura niya si BP Lenny na fake BP, fake BP. Tuloy natin, pagsasabi nito. Pero alam niyo, Duterte siya. Oo. No, pinag-aralan namin yan. Not to accept bribe o payola, but not to bulsa-bulsa mga palangga. Kasi kung ako'y kauri lang ng mga to, nung nasa Pilipinas ako, di ba sabi ko may nag-o-offer sa akin. Miss Marley, kahit pakilala mo na ako kay Liza, magsischedule ako ng meeting, bibigyan ka ng 2 milyon. Sabi ko, ay,
Diyos ko po, sabi ko na gano'n sa mga kumakausap sa akin, wala po akong access sa ganyan. 2 milyon, kaya kong kitain yan. Sampalin pa kita ng 2 milyon eh. You know what? Kukuha mo ka lang pera, ginamit ko yung connection ko. Walang kinalaman si Lisa Smag. Okay, ito. Sige, bigyan mo ako ng 650 na lang. Ganyan, mga gano'n. Ito, malapit na yata akong bumilib dito, mga chip ah. Pero tibay ako eh. Hindi ko kayang gawin yung palangga. Sabi ko nga, working student ako. Kaya ko magbitbit ng bilao, magtinda ng pansit. Kaya ko magluto, magbitbit ng ginataan, ng biko, ng banana cue. Kaya ko yan. Pero yung babayaran ako para lang, you know, mang-extort ng tao, no way. Kasi kapalit yun, buhay. Di ba pag hindi ka nag-deliver ng result, bang, bang, bang. Katulad ni Taning. Kaya binibigyan rin yan ng PSG ni Lisa Smags. Dahil ang dami nilang dinorobo. Si Lisa mismo ang daming dinorobo na hininga nila ng pera during the campaign. At katulad kay MVP na sinasabi ko sa inyo na binigyan ng 600 million si Lisa Smags para magkaroon ng merging ang ABS-CBN ng Channel 5. Diba? Pero hindi na i-deliver ni Martin. MVP, baka naman. Baka naman maging, you know, simulan nyo na yan. Alam nyo na what I'm talking about here. Alam nyo yan lahat. Ano naman sa week job is for 6 years, sabi ni Lady Lee. Yun na nga pala nga. Sabi ni Lufax, so ipatumba ka, idadali namin. Pabalay namin ang body mo sa Pilipinas. I'm sure magkakagulo ang taong bayan. Thank you pala nga, sabi ni Lufax. Yeah. Well, evil to mga pala nga. I have to be careful kasi may mga tinatawagan silang mga common friend ko, mga kaibigan ko na akala nila iibibenta ako. Yeah. Actually, 2 weeks ago, may nakarating sa akin. Pero kahapon, may nag-message sa akin. I know what you're doing. I know what you did last summer, Lisa Smags. Maliban sa pakipag-usap mo sa Smart Magic para i-secure ang pagkapanalo ni Kuting at ang i-secure ang midterm election. Imagine nyo, Smart Magic, ang sabi ni Bongbong. Si Kuting lang talaga sinasabi niya. Si His Excellency lang eh. Pero kay Sara, wala. Pakinggan nyo. Ah. There. Not to sell the machine, but to sell the election. Di ba? Pero ngayon, nga siya. Mula sa sinabi, ayaw nilang paanuhin ang Smart Magic. Ayaw nilang paalisin sa Pilipinas kasi pakikinabangan nila sa midterm election. Kaya naman, ang lakas ng loob ni Tambaluslos, nagbag-iipo na sila ng pera ngayon para sa Natural. Ikaw nga lumagay sa kanila, di mo rin itatapon yung Smart Magic. Huwag ka nga. Mahali ko. 28. Diba sure win sila kahit hindi siya popular, kahit wala siyang charisma, dahil gagamitin na naman nila yung Smart Magic. Kaya ikaw, Inday Sara, ha? Dahil birthday mo ngayon, Inday, palangga. Huwag ka na magpabudol. Walang unity team. Alam yan. Nakinig na sana tayo kay tatay mo. Paraw tayong dalawa, hindi tayo nakinig sa tatay mo. Ito na pala natin, Inday. Nagbudol-budol tayo. Diba? So yan, ang gawin natin. Nagay, huwag ka magpaano sa Bisaya ni Kuting. Yan o, nakita niya. Bakit sila Bisaya ngayon? Bakit si Kuting nagsasabi na whether you like it or not, Inday, I will officially designate myself as your BFF. Dahil, presidente ka, ganun ka? Wala kang angas? Para under desire ka talaga. Pero you know, it's way of pang-uuto, pang-bubudol mo kay Inday. At si Inday, kahit hindi ko yung kilala si Inday ng personal, ang gesture ni Inday, yung pangiti-ngiti ni Inday na sa Bisaya, you know, pag Bisaya ka, alam mo ang kapwa mo Bisaya. Alam ni Inday na binubudol siya ni Kuting. Yeah, Inday, ng buhay namin. Tapusin mo na to, Day. Yeah, Tay. Tapusin mo na to, pambubudol. Maawa ka, Inday. So, yun na ako na nananawagan. Nakikita mo to, Inday. Alam mo. Alam namin yan. Alam na mga taong malapit sa'yo. Alam ni Gloria yan. Kung gaano kasahol ang pamilyang ito. Day, please. Para. Dahil alam ko, may pagmamahal ka sa Pilipino. Pakita mo sa amin. We will support you. Diba? Nung panahon ng tatay mo, hindi mo sinusunod yung tatay mo kasi may nakikita ka rin mali during Pangulong Duterte's administration. We all know that. Diba? Dahil may paninindi. Kung siya nagsabi ha, kaya raw hindi siya nakinig sa tatay niya, may nakikita raw siyang adi sa pamamalakad ng tatay niya. Magulo rin to si Marley ko, tuloy mo. Yan ka, this time gamitin mo sa gobyernong ito, Day. Since it's your birthday, I wish you all the best. I wish you good health para malabanan ang mga sindikato sa Malacanang. Gawin mo para sa amin, sa mga palangga mo. O, huwag na sa akin kasi wala naman ako dyan, Day. Tama na. Kaya pala walang nanood nito, animal na video nito eh. 3 araw na, 380 pa lang eh. Oh, di ba? Paano? Pinupuri niya si Inday. Oh, hinuhulog niya si Bongbong. Eh, walang nanood, di ba?
Ibig sabihin, hindi interesado na tao sa pakinagnangangak nito against doon sa dating hinihimod niya tumbong. O ngayon, iba na naman ang hinihimod niya tumbong. Si Sara naman ngayon. Okay na, wadyan. Ang klase mga tao to. Boss. Ayun ako. Anyway, kulab na tayo. Pero gaya na sinasabi ni Percy Labid, maglalamunan talaga sila. Tapusin mo na, sabi niya. Bakit? Ang gagawin, ang gusto, wala to. Anong gagawin, anong gustong gawin ni Sara kay BBM para matapos? Ha? Anong gustong sabihin nito si Maliko? Ha? Ano? Ha? Mukhang may laman ha. Ano? Ano? Anong ibig niya sabihin, tapusin mo na to, Inday? Ha? Isip-isip kayo. Ako, iba'y nasa isip ko. Ewan ko sa isip ng mga boss. Tapusin mo na to, Inday, sabi niya. Para sa mga Pilipinong anak ng puto, no? Kilabot ako sa pinagsasabi mo, Maharliko, sa totoo lang. Anong ibig mo sabihin, tapusin mo na to, Inday? Ha? Waka nga, o. Oh. Mag-i-incheck na naman yung friend serving ko nito, eh. Collab na po tayo. Shout out George Vargas, Porping Peña, shout out ah. Shout out Sir Rox at happy birthday. Sabutihin mong may bahay. Salamat Porping Peña. Don K, shout out ah. Sila ang taga sila yung taga-tanggol ni PBBM noon. Alam kasi nila na sure winner. Totoo, totoo Don K. Kaya akala nito sila Maharlico. Eh sila ang nagpanalo kay His Excellency. Excellency. Wala. Kung sino man yung mga vlogger na ngak-ngak-ngak na inaano ninyo si BP Lenny at panay ang ngak-ngak nyo na pakala nyo nakatulong kayo. Wala kayong naitulong. Tapos na ang eleksyon. Maski mag... Kaya tatawa ako sa mga iba. Kala mo naman napakasila. Maraki naitulong nila kay BBM. Smart Magic, oh. Eh, sinasabi na ni Maharlico, mas Smart Magic sa Comelec ang nagpanalo dyan. Oh, sure winner, di ba? Sabi, oh, ay hapo. Si Victor Rodriguez nga, sinibak eh, oh, bakit? Pero yan, ayan eh. Baka alam din ninyong, ano, kaya malakas ang loob niya na mag, ano, nung parang little president na siya nun eh. Oh, biglang, eh, hindi pa pwede kay Lisa, ha? Sabi ni ano ni Don Keo, oh, kung ano-anong sinasabi nila sa mga kalaban ni PBBM, lalo na kay BP Lenny, akala nila siguro may pwesto sila. Ngayon, nga, galit na galit, mga balat ahas, tama ka dyan, Don Keo. Wala naman sila na itulong dahil tapos na dati. Oh. Dating yaring-yari na. Oh. Kaya nga gusto ni Digong, ang presidente si Sara, eh. Ah, hindi naman po pwede, sabi ni Marcos. Hati tayo, ganyan. Kung ano ng buladas, o ngayon. Kaya dapat kay Marcos, eh, magising siya sa katotohanan. O, na talagang, yan ang sinasabi ni Digong na malaking bagahe. Sila. Hindi yung, ano, nagko-kokensya, hindi. Kalat niyo, good evening, Karox. Bakbakan mo na, Karox, sabi niya. Abala Juby, welcome to the club. Roberto Lanusa, shout out. Good day, Karox, Kabunyog at Kakamping. Hindi lang nakuha ni Chong ang gusto niya kaya nanggangawa. Ang Maharlico ay isa par ang Maharlico ay isang paraan ng lantarang pagnanakaw. Di nga masagot ni Mark Villar kung paano kikita ang Maharlico. O totoo. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox. Sa totoo, kung totoo yan, ayon kila Chong at Maharlico, medyo wild na ang kwento na yan. Totoo. Totoo yan, friend. Elizabeth Iscario. Shout out, Elizabeth Iscario, ha. Good evening, Sir Rox.
Ayan, may lumalabas ng baho na may dayang nangyari talaga sa eleksyon. Kung bakit landslide ang pagkakapanalo ni BBM, Sara. At kung mga senador, wow na wow, kita naman ang ebidensya. Totoo yan, Elizabeth. May nakakapasok na langaw. Pero hindi ko na pinag-aaksaya ng panahon. Ha? Raul Villanada, pwede talagang nagbebenta ang smart SIM magic. Totoo. Elizabeth Iscari ulit. Xerox, kaya naman nanalo yung BBM na yan kasi nga, nalaman siguro nila na if the price is right, ikaw na siguro ang mananalo dyan. Kataka-taka kasi. Nung oras mismo ng eleksyon, umarkila yan si BBM ng hotel at andun lahat ang kanyang mga alipores at doon nagse-celebrate na sila. Kasi alam na panalo na sila. Totoo! Doon pa lang, magtataka ka na. Nagbibilangan pa lang, alam na nila. Ano yun? O, diba? Ibang klase. Totoo yan, Elizabeth Iscari. Kung problema nga dyan, pumayag yung oposisyon eh. Naginarapal sila eh, diba? Ulit-ulit. Elizabeth Iscari rito. Dagdag comment ko pa po kung bakit sila nagbayad ng malaki si Smart Magic na yan. Kasi nga, sinisiguro nila na may magic talaga silang gagawin. At okay, I'm nikang talo. Alam na nilang talo sila pag nila ito ginawa. Diba, Zero? O, alam nila talaga. Natatalo sila. Nakita nila kasi ang bangis ng voluntarism ng kay Bibi Lenny. Grabe tao, talagang sobra-sobrang lahat na sikat na artista. O, pagkatapos, sa kanila naman, yung mga, ano nila, may pinasayaw pa silang burlesque dancer, eh, di ba? O, baboy na baboy yung kanilang mga programa, hindi kagaya kay BP, well organized. O, di ba? Wala talagang nayari. Elizabeth Iscari ulit, o. Happy anniversary din ho sa inyong mag-asawa. God bless. Thank you, Elizabeth. Rolando Bliones, shout out. Nagpapansin lang yan kasi di sila napuesto. May plano yan para galitin ang tao tapos alam na uupo. Hindi mangyari yun. Rolando Bliones ulit. Maliba na nga kung talagang... Pero sabi nga ni Ka Percy, mag-iingat ka, Bongbong. Rolando Bliones ulit. Gandang gabi, Karox. Di mag-aapila si Ma'am Lenny kasi alam niya na puro problema ang kanyang sasaluhin. At ang oposisyon para nang wala nang determinasyon para mapabuti ang bansa kahit limang termino pa ang maging presidente ay ang pagkakainitan ay para sa mayaman at pagdusa ang sasapitin. Tayo ang sasalo ng mga kahirapan. Totoo yan, Rolando. Rudy Bulay, shout out. Wala akong tiwala kay Maharlika at Lenchong. Panggulo lang yan. Kunya-kunyari lang naman tayo. Meron mga sinasabing totoo eh, Brad. Oh, di ba? Hindi naman lahat na sinasabi ni Maharlika. Tsaka para sa akin, sinasabi ni Maharlika, tama na yan eh. Kasi wala nang binabasa eh. Tsaka with feelings eh, di ba? Hindi gaya nung kay BP Lenny. Fake si Maharlika eh. Ngayon, di. Jan Villanueva, shout out. Gandang gabi, Karo. Happy anniversary to your wife. I believe that I agree with you 100%. Kaya wala na akong masasabi at makakomment. Basta ang panalangin ko na lang ay makarma lahat itong mga sugapa magnanakaw sa gobyerno. Totoo. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Shout out sa mga Sapeda's Angel. July 7, Alcantara. Christy Ansen, shout out sa inyo mga boss at sa iba pa. Oo. Sabi niya, muli po ay nagmamagandang gabi po ang inyong Tia Deli. Pinakamaganda, Sir Rox, kung yung dati pong maingay at di po pumayag na di po mabilang paulit-ulit yung sinasabing mga balota na sila nga daw sila nga daw po nadaya. Ngayon niya po ipakita yung siya po talaga para sa bayan at para po sa katotohanan. Lumabas po na siya tunay na lumabas po siya sa tunay na media. Doon po siya magpa-interview para mas marami pong tao ang makakakita sa kanyang
pagpuprotesta at pagsisigaw na talagang he really knows what they did last summer. Totoo yan, Prince Erwin. Di po yung kasing lawak ng tunay, di po kasing lawak ng tunay na mga media ang reach ng interview niya kay Maharlika. It's only then, Sir Rox. Tayo po ay maniniwala. Totoo. Sila po ay para talaga sa pagmamalasakit at pagmamahal sa ating pong inang bayan. Diba? Sabi nga niya po, para din dito, para din ito sa kanyang pamilya. Then let's go for it, Sir Glenn. It's never too late po to speak up. Tell the truth sa tunay ng mga media. If katotohanan po ang gusto niyang malaman ng taong bayan, why wait for tamang timing, di po ba? Di ba po may kasabihan nga po tayo, aanhin po ang damo kung patay na po ang kakain na kabayo. Kalunos-lunos. Huh? Kalunos-lunos na po ang nangyayari po sa ating inang bayan. Sana lang po wag na po nating hintayin. Makita po silang lahat na pinaglalamayan dahil sa sobra pong gutom at sadlak sa kahirapan. Samantalang wala pong nagsasaya kundi mga politikong buhaya na kanya-kanya pong hakot sa kaban ng bayan. Totoo yan, Prince Erwin, ha? Nilda Samuramos, Samuranos. Welcome to the club, Nilda. Provoking, why not go to Supreme Court? Ah, mga lying king and queen, Maharlika and Chong, sabi ni Nilda. Basta, Guramosa Sarabotska, shout out, ah. Basta dito sa Mr. sa totoo lang ang mga nagko-comment dito. Hindi mga tanga, walang tanga rito eh. Oh, kaya hindi basta-basta naniniwala sa mga ano mo, Maharliko, ah. Pero manonood lang kami, Maharliko. Tira ng tira. At talagang totoo sinasabi mo eh. Oh, pero huwag kang pupuri na pupuri kay Digong. Doon ako nawawala ng nawawala bilib namin sa iyo, eh, ha? Oo. Oh, bibilib na sana kami, Maharliko eh. Biglang hihingi ka ng tulong kay Sara, tapusin mo na. Saan mo nakuha ang ano yun? Anong laman ng tuktok mo? Bakit? Ganun lang ba para kadali tapusin si His Excellency? Ha? At uupo siya? Ay, meron kang ibig sabihin dyan, Maharliko. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Belated happy birthday po sa asawa nyo. Ipinapaubaya ako na sa mahal na Panginoon Diyos ang sinasabi nitong sila Maharliko at Glenn Chong. Kung ito ay makatotohanan o kasinungalingan, ipagdasal na lang natin ang ating magiging kapalaran sa mga politikong nakapuesto. Patnubayan niyo po kaming mahal na mga Panginoong Jesus. Totoo yan. Jun Lagon, my friend, shout out, ah. Dolor Garcia, shout out. Adoracion Timaranan, Mirna Regalado. Friend Amy Bingson, shout out. Salamat, ah. Salamat ulit. Jun Lagon, my friend, salamat din. Salamat din ulit, no? Belinda Magtangob, shout out. Si Friend Sherwin ulit, oh. As always, Sir Rox, be happy si Tia Deli sa comment niyang singhaba ng nobela ng comics kung magdadali. Kung magdadali. Pasensya na po talaga, mga kapatid, sa inyong Tia Deli. Di po kasi mapigilan, di magbuga ng hinagpis ni Judas. Balik, Sister Grace Chingsay. Ulit po tayo sa Rox. Kasi, tinanong mo ako, bakit nagsisimba naman ang hipag mo, pero bakit mali yata ang kinakapitan niyang Diyos? Kasi sabi ko nga po, you will never go wrong with God, Sir Rox. Kasi nga po, Sir Rox, di po si Lord ang nasa puso at isip niya. Pakitang tao lang po siya para makita kunwari ng mga tao na siya ay mabait at palasimba. Naniniwala ako sa iyo dyan, Friend Sherbing ka, ha? Hindi siya tunay na maka-Diyos, oo. Siya ay isang babae na ganun, pero ang nasa likod niya si Satanas. Kaya nabi ko nga, parati niya sasalatin yung noo niya, baka mutubo na yung sungay.
Pero matagal lumabas yun kasi matanda na yung hype na yun eh. Tsaka yung buntot eh. Pero kung napabata-bata pa, tsaka nabo ko yung kademonyo niya. Eh, bagay nung namang bata pa yan, mahirap lang kasi talaga sila. Ngayon lang sinuwerte. Ha? Sinuwerte, ewan ha. Pero yun nga, may chismis. Ha? Ito. Pero sa totoo, Sir Rox, si Satanas po yung nasa likod niya. Kasi sabi ko lang po siya, kasama niya palagi kahit saan po siya magpunta. Di po siya pwedeng magsinungaling kay Lord Sir Rox. Alam po na, alam po lahat ni Lord ang kanyang mga drama at palabas. Lahat po yan ibubulaga pagbalik po sa kanya. Di po siya maisasalba kahit ano pa pong dami ng kayamanan niya. Totoo yan, Prince Erbin, ha? Sa bandang huli po, Sir Rox, nasa inyo po ang huling halakhak at tamis sa tagumpay ng pagpapala ng Diyos. Hindi po kailanman pwedeng manaig ang kasamaan at kasakiman sa kalooban po ng Diyos, Sir Rox. Lalong-lalo na po dito po, di po pwedeng mas manaig si Grace Chingsay sa kapangyarihan po ng Diyos. Kaya Sir Rox, matulog na maimbing at may ngiti. Bukas, sisikat din po ang araw. Good night po muli. Ang importante, love po tayong lahat ni Lord. Kapit lang po, huwag pong bibitiw. Tia Deli, signing off. Good night everyone. Good night, Tia Deli. Ay, Prince Erbin ka. Ha? Nico Technico, shout out. Magandang gabi, Sir Rox. Pagpaumanhin mo na wala akong alam sa pangyayari sa iyong hipag at nagkaroon ako ng katagang aking binigkas na naayon sa pangyayari uli, sorry ho, at huli man ang aking pagbati sa kaarawan ng iyong mahal sa buhay, naway marami pang kaarawan ang ipagkaloob sa inyo ng mahal na buhay ng Panginoon, ha? Mahal sa buhay ng puong may kapal. God bless you always. Maraming salamat. Maraming salamat, Nico Tekniko. Oy, Gracia! 44 years na kaming magkasama, ha? Huwag kang tatanga-tanga. Huwag mo akong gawin dahilan para hindi mo ibigay ang kanyang karapatan bilang tagapagmana. Ha? Huwag kang bobo, ha? Ha? Gracia, huwag mong gawin tanga yung kapatid mo. Hmm? Ang lapit lang ng bahay namin sa inyo. Wala pang 30 hakbang. Gaga. Eh kung magkulo-kulo ko ako eh, lumuwi na yan ah. Oh, tatanggapin nyo naman yan eh, di ba? Oh. Kaya huwag mo akong gawin rason. Kademonyohan yan. Ang bait ko sa inyo, gunggong ka talaga. Oh. Gago to. Ang bait sa inyo ng asawa ko. Ang bait ko sa... Lalo ako, ang bait ko sa iyo. Gago tong animal na to. Yung isang bayaw mo, hindi mo kasundo, ulul. Talo tayo, tagal-tagal natin magkasundo. Gago tong animal na to. Oh, di ba? Isang bayaw mo, sinusumbong mo pa sa akin. Ha? Hindi mo alam ba't siya galit sa'yo. O ngayon, alam ko na kung ba't galit sa'yo yun. Matino rin yun eh. Oh, yung sinusumbong mo sa akin na galit sa'yo, matino yun. Oo. May karapatan siyang magalit. Eh, kung ako nga, ang bait ko sa'yo eh. Nawalang yamo pa yung pamilya ko eh. O, di ba? Pero mabait ka sa pamilya noon. O, gago ka talaga. Tanga-tanga nito. Ay, naku, gracing say. Kukuk, shout out. Worst president talaga si Duterte. Ganun lang yun. Ganun ba yun? Mga korupsyon. Kabi-kabi lang ahensya. Dapat talaga managot si Duterte. Hindi man dito sa atin, kahit man lang sa ICC. Grabe ang ginawa ni Duterte sa Pilipinas. Sana wag nating kalimutan mga nangyari mula noong 2016-2022. Napakadilim ng taon para sa mga Pilipino. Totoo yan, Kukuk 65. Shout out Badcaster, Attorney Enzo Recto, Attorney Toto Causing, at lahat ng mga kasama namin sa oposisyon. Shout out sa inyo, totoo lang. Mga kakamping, shout out talaga. Ang gagaling nyo, oo.
Pero ganun pa man, nalulukob tayo eh. Nalulukob tayo ng ano eh. Ng mga demonyo eh. Totoo eh. Gaya ng sabi ko, ito po ang impyerno. Huwag kayong maniwala dyan sa mga sinasabing sumama kayo, ligtas yung kaluluwa nyo sa impyerno. Ito na po ang impyerno. Ito po ang paraiso, paulit-ulit. Pag marami kang kwarta, oh, paraiso ang buhay mo. Ganun na lang kasi, yun po ang langit. Kitang-kita mo, may langit. Paraiso, ito na paraiso. Pag maraman ka, iba-iba sasakyan mo, sarap buhay mo, lahat. Lahat ng gustuhin mo, paraiso ang buhay mo. Niayaw mo na mamatay. Gusto mo, pagkakaano ka, madugtungan yung buhay mo dahil sa sobrang sarap ng buhay mo, parang masahol ka pa, nasa paraiso. Diba, mga boss? Cassandra Daisy, oh. Shout out, ah. Wishing you nothing but the best to you and your wife, Mr. Rose. Salamat sa contribution mo para sa katarungan sa mga Pilipino. Oo, salamat din sa inyo, ha. Stepan J. Sir, isipin mo, Gracia, kung di ka tanga, 44 years kami. Oo, ni hindi ko napitik to. Mabait nga eh. Oo, hindi ko siya nasaktan. Oo. E si, ilan ba kayong lalaki dito? Hindi naman ako taga rito ah. Oo, kung walang niya ako, di sana binugbog niyo na ako. Ulol ka talaga eh. Mabait ko sa inyo, totoo. Oo. Ang bait ko sa inyo. Dayo lang ako dito sa Isabela. Okay lang pa ako. 1984. Dito na ako. Oh. Kung ulol ako, dito, baka nabugbog na. Pero nirespeto ako ng tao rito. Sa bayan na to. Alam mo naman siguro kung sino mga naging kaibigan ko. Hindi ka naman tanga. Oh. Hindi basta-basta mga tao. Naging kaibigan ko rito sa bayan na Isabela. Ha? Oh. Alam mo naman eh, tatanga-tanga mo kasi. Ba't ka nagtatanga-tangahan, ha? Stepan J. Sir, shout out. Hindi lang yan na ipuesto yung dalawang na yan, Tarox. May humahawak ng iba dyan sa dalawa na yan. At alam natin yun. Abangan na lang natin kung sino bagong amo nila. Alam na this. Alam na nga, yan ang sinasabi na nga ni Maharlika. O, di ba? Kung sino amo niya, kailangan pa bang i-memorize yan? Imelda Bakilod, shout out ah. Mga butbut lang nila, dalawa para guluhin mga tao, totoo yan. Welcome to the club, Imelda Bakilod ha. Cassandra Daisy ulit oh. Tama ka na naman, Mr. Rox. Ang Diyos nagbibigay na ng mga sinyales, but we the people fail to see it. Oh, di ba? Oh, ito yung mga sinyalis ng Panginoon Diyos noon. Oh, number one, sabi ni Cassandra Daisy. Nagwala si Attorney Guanzon dahil disqualified si Marcos pero hindi binigyan pansin ng mga oposisyon. Number two, pinatay si Percy Lapid, pinatay si Digamo at ang bago na radio commentator sa Mindoro. Number three, ICC investigation kay Duterte. Number four, TN Trio na nakaisip na tingnan kung talagang may transmission na 20 million votes 1 hour, lalo na si General Rio na nasa kalsada at media para nasa kalsada at media para palitan ng election natin na hybrid. At computer engineer ay may kagagawan na pangdadaya tulad ng speech ni Kobe Santos. Graduation niya sa US bilang expert sa computer engineering. Oh. Ngayon, sumasakay si Maharlika at Glenn Chong dahil alam nila na may solid na katibayan na ngayon tungkol sa Smartmatic. Pero gusto nilang iupo si Duterte as soon as possible at posible na ma-magic din ni Duterte ang 2028 walang evidence ang Glenn Chong noong 2016. Pero 2022 may evidence na hindi magkatugma ang mga transmission receive, di pa tapos ang botohan sa lugar na yon sa norte. Bakit hindi pa binibigay ang telco ang hinahanap ng transmission ng isang oras lang yon? Buti na lang may General Trio na alam niya ang rules ng telecom na pwedeng
nilang burahin ang transaction. Mga truth justice movement tulad ni Mr. Rocks at Warriors, totoo, totoo sing Aling Marie, Dem Jones, Batang Helmet, Blackcaster, Manila Toits, Mab, Action Man, Kakampig, Edgar Clasiete, Chris Esguera, ABS, at lahat ng artista, Mami, Roy, Destroyer, Japan, ang dami ah. Fifth Wave Movement are here to stay. God is whispering to our ears to support each other. Kaya tayong mga sugo ng Diyos to speak up at huwag magsawa. Nakausapin ang mga bobo na butante. Pag nagutom na mga yan, dyan lang sila mauntog na katotohanan. Totoo yan, ang haba ah. Oh, ang galing ah, Sandra Daisy ah. Oh. Librado Ludovico, shout out ah. Congrats to you and your wife, Carox. Tuloy lang ang inyong vlog at kaming mga warriors mo narito lang always. Watching from Edmonton, Canada. God bless, stay safe and healthy. God bless, Librado Ludovico. Salamat sa greetings. Stepan Jeser. Sa palagay ko nga, Carox, puro adik yata ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Kala ko ba uubusin ni Duterte ang mga adik? Bakit nakapwesto pa sila sa gobyerno? Tanong mo kay Duterte yan. Tanong mo kay Duterte yan. Ha? Librado Ludovico ulit ito. Para naman kay Sister Grace Chingsay. Hay naku, impyerno ang bagsak mo. Sayang lang salapi mo. Este salapi ninyong magkakapatid. Kung matino ang kukote mo, lagi kong sinasabi, man shall not live on bread alone. Tama. Friend Amy Bingson, sabi niya, may katotohanan sinasabi nila. Hindi sila nabigyan ng pwesto sa gobyerno. Kaya ngayon, ay nagngangawa sila. Totoo yan, friend Amy, ha? Eh, kung binigyan ng pwesto yan, hindi, walang ginawa yan kundi humihimod sa tumbong ni BBM, di ba? Librado na tubig ko nito. Salamat Panginoon Diyos, 44 years of marriage na kayo, more blessings to come. Kami naman ng aking may bahay ay 46 years of marriage na. 46 years of marriage na rin. Thank you Lord for everything. O, di ba? Nagkakaroon din kami ng ano, friend, totoo. Nagkakaroon din kami ng samahan ng loob. Pero hindi yung para hindi kayo mag-usap na isang linggo, isang buwan, o maghiwalay kami. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi kagaya ng iba dyan. Na? Ilang taon na kayong di nag-uusap pero magkasama kayo sa bahay. May mga ganun eh. Diba? Kami hindi. Librado Ludovico nito. Ay, eto doon. Sabi ni Librado, kayong dalawa, Glenchong at Maharlico, halatang halata na hindi kayo nabigyan ng pwesto sa gobyerno ni Boy Ngiwi. Ngayon, ngawa-ngawi yung nangawa. Pwe, galit. Me and My Music, shout out. Sabi niya, katarantaduhan ni Glenn Chong na yan, walang credibility yan. Si Buljakera ang babae at yung bangkaroting Glenn Chong na yan. Arnold po si Diego, shout out ha. Me and My Music ulit. Yung Buljakera ang babae, Sir Rox, di pa yan actually totally naliko. Lumiko lang siya ng partly kasi di niya nakuha, ini-expect niya. Di po ba Sir Rox, sabi niya, kaya niya sinuportahan si Bognet sa isang kondisyon at ganyan din ang bangkuroting si Glenn Chong. Totoo. Umapayat si Glenn Chong. Kita ko yung dati, tapat-taba ni Glenn Chong. Sabi ni Me and My Music ulit to. Lalaki pala itong si Me and My Music, kala ko babae. Menopause Snack, shout out. Joe Flores, my friend, shout out. Long time no see ah. Busy siguro to. Jeff Ramos Knack, shout out ah. Sabi ni Minmin Music, kahit naman di magngangata si Glenn Chong, di nagkaroon ng dayaan last summer of 2022 election. Eh obvious naman minanobra at minanipulado yung last summer of 2022 election, Sir Roque. Pero yung 2010 election, di nandaya yung ginangata ng dalawang yan. Hindi karakter ni Madam Atty. Leni Robredo at Mandaya, patas siyang lumaban at malinis siya. At napakaraming RCBO na ipinakita na walang dayaan at di nandaya ang matinong politiko. Kitang-kitang ebidensya. Yan si Ngiwi,
politikong tatlong beses natalo sa isang butuhan. Pero palagi ko, kung si Marroas ang nagsabing nagprotesta, pinrotesta niya si Digong, baka may nangyari. Oo. Kung totoo ang sinasabi nito si Glenn Chong na nabebili ang Smartmatic. Oo. Oo. China yata yan, di ba? Oo. Di ba? Talagang ang kinana nila nung panahon ni Digong, yung presidential candidate. Wala na sila, hindi sila nakialam sa iba pa. Siniguro nila si Digong dahil nga, si Digong, China, siya, sampalataya siya sa China. Di ba mga boss? Bong Tupa, shout out. Pera-pera lang yan, sabi niya. Lorna Bele, shout out. Sir Rox, natatandaan ko sinabi ni Duterte Ning before May 9, 2022 election. Sabi ni Duterte Ning, dapat malayo ang lamang para mahirap silang umabol. Oh, totoo sinabi. Erwin Barela, shout out. Nag-iingay ang dalawang yan dahil hindi nabigyan ng posisyon sa gobyerno ni Marcos Jr. Totoo. Alberto Olaer, shout out ah. Karaoke. Pagbuhay pa yang si Digong Duterte na napanood ko sa radio station ng SMMI. Ang sabi niya, Pastor, pag ako na mamatay, diretso ako sa langit. Huh? Kahit na diretso siya sa impyerno, nandyan pa ang anak niyang tambaloslos, tuloy-tuloy pa rin ang dayaan ang eleksyon sa kanila ang Comelec Karaoke. Sigurado talo lahat ang oposisyon, pagbuhay pa ang nagsabi bago ako bumaba, gusto ko malinis sa eleksyon. Kayong mga oposisyon, huwag kayong mandaya, ipahuli ko kayo sa mga pulis ko. Ako lang ang pwedeng mandaya. Yan ang maliwanag, Karaoke. Totoo yan, Alberto Olaer. Li Chang, shout out my friend Li Chang. Ha? Sabi niya, happy anniversary and happy birthday sa behalf mo. Better behalf mo, Sir Rox. Kaya nga hindi ko pinapatulan niya si Maharlika. May purpose yung mga binubulgar niya. Di umano. Once a liar is always a liar. Kung cheating sa eleksyon ang pinag-uusapan nila, normal na si Lenny Robredo ang dapat pumalit sa pwesto, hindi si Sara Tambaloslos. Tama yung sinasabi mo, Sir Rox. Pinapalabas lang na malakas sa survey at maingay sa social media. Kaya panalo kunyari ang Unitibs. I also know what strategy they did last summer. Totoo yan, friend, ha? Oy, mission accomplished po mga boss. Magandang gabi po. Dasal. Ilang ang panglaban natin, wala na pong iba. Dasal. Kung sa politika, wala na. Imposible lumusot ang oposisyon. Hanggang Smart Magic at Comelec magkasabwat. Ha? Gaya na sabi ni Marlico. Wala na po yan. Pero yun nga, lahat may hangganan, ha? Baka gumalaw ang tunay na may-ari ng Republika ng Pilipinas, ang taong bayan. Magandang gabi, mga boss. God bless.